Kasi ay malalam niya na kung paano ayusin yung higaan. Pero ako yung naglagay ng bedsheet. Siya yung nag-a-arrange ng mga unan. Yan na. Ganyan ko talaga siya. Alam na ni Ayman lahat. Mga ginagawa yung mga ganito, yung pag-aayos. Like busy ako. Pag time, ano na, paghapon na pagtanghali dito kami natutulog. Tapos, pagbabangon, pagkatapos naman matulog tanghali, hindi ko pa maayos siya. Eh, siya na yung utusan ko. So, kaya alam niya na yung ayusin yung higaan namin. Slipper ko, inayos niya rin. Tapos, tingnan niyo ba naman yung tutupiin ko? Ayan. Ako yung taga-arrange dyan. Si RJ naman tong taga-hila-hila. Uy. Ayan, oh. Dami kong mga tutupiin na yun, oh. Mga tutupiin natin yan. Tupiin ko na siya ngayon kasi medyo marami-rami na. May kumot naman kasi yan na siya, no? May kumot na apat. So, yan na siya. Kumot namin yung dalawa ni RG. Kumot nila yan ni Arin at ni Ayman. Oh, diba? Ang ganda na. Pag nasukahan lang talaga siya, guys. Talaga nilalabhan ko talaga kasi pag yung suka ng bata, grabe talaga yung lakas ng amoy, diba? So, pag tuwing nasusukahan talaga ni RJ yung bedsheet, talaga nilalabhan ko talaga. And, dito naman yung RJ ko. Ah, siya guys, siya talaga yung taga-gulon dyan, oh. Gusto niyong kunin yung bilog-bilog sa loob. Naantok na si RJ. Ngayon, punta tayo ulit sa labas. Ito, dito ko talaga ito nilalagay. Imbis sa pintuan, dito ko talaga siya nilalagay. Kasi once na pag-aakit yung mga bata dyan, pinapaano ko muna sila ng paa. Parang, ataw dito eh. Sa Bisaya pa, patrapuno. So, anay ko sila sa trapo bago sila mo sa kaderia. Inanak ko. Charot. Ayan. Ayan, yung Bix at saka yung aking pamahid sa aking buto-buto. Aking buto-buto talaga. Ano, panwari pag masakit yung, ano nga dito, itawag dito eh, yung bagtak ba? Tsaka masakit yung kamay ko. Ito yung pinapahid ko po. Ayan o. Ayan. Yung kulay pink na yan. Pag si RJ naman, pag todo iyak, yung Bix naman yung nilalagay ko. Mas maganda, masarap pa rin talaga yung ano, yung ipikasint, no? Yung mansanilya naman kasi ni RJ, ubos na. So, yung ipikasint, wala naman akong ipikasint. Ay, meron ako dati yung ipikasint, pero ano naman yun, mentol. Hindi ako, hindi, mas gusto ko yung ipikasint na yung maanghang talaga. Yun talaga yung pinaka gusto kong pamahid-pahid sa katawan ko pag may masakit sa katawan ko. Yung maanghang na ipikasint ba yung gusto ko. At saka, kahit ano, basta maanghang lang siya, guys. Yun yung paborito ko. Kaya yan, maanghang din siya yan. Parang pag ipahid mo siya sa katawan mo na masakit ba? Talagang mararamdaman yung tawag dito. Mararamdaman mo yung anghang. Yung ganun. So, dyan ko muna. Tapusin ko muna doon sa labas. Ito, tatanggalin ko na to kasi ano ko naman to eh. Parang, ano eh. Dito talaga tinapon ng mga batang to. Sino nagtapon dito? Yung chocolate. Tawag dito eh. Ano ko kasi yan, parang hijab ko kasi yan, ayan. Kaya, kunin natin to. Ito yung papalit ko. Para medyo makapalat, para hindi masyado papasok yung lamig dito sa loob. So, ayan, tapos na siya. Napalitan ko na, ayan. Then, ayan, wala na rin kalat yung mga junakids ko. Matutulog na kami. Patutulogin ko na sila, tapos kumamaya. Nasimpre kasi maglilipat, magtutupi pa ako ng damit. Naantok na rin sa RJ, wala kaming kuryente. Kanina nung tinanggal ko yung hijab ko doon, may kuryente pa. Ngayon wala niya. Burn out. Sino yung mukha ni RJ? Ayaw niya gumiyak pag inano ko siya sa binidihan ko siya. So ayan, bumalik din yung kuryente. Pinapatulog mo na si RJ ni Ayman. So, kung habang maglalagay ako ng mainit at tubig sa thermos, and then, ugasan ko yung isang, ano niya, isang biberon niya, yung maliit. Yung electric pan pala, hindi pa namin siya, hindi pa namin siya nililigpit kasi,
pag tanghali talaga, like pagpagod ka masyado or galing ka sa labas, naglalakad-lakad ka, pagpapasok ka dito sa loob, igang, medyo ano pa talaga siya, medyo igang. Pero pag sa labas ka, malamig. Kasi nga naman ito yung bahay namin is wala siyang masyadong, hindi malaki yung bintana, di ba? Kaya ito yung pinaka nagustuhan ko pag winter. Nako, gustong-gusto ko, dito lang kami sa loob talaga. Kahit naman na summer, dito lang naman talaga kami sa loob. Ayan. Liligpitin ko muna yan, tapos wawalisan ko muna. Pagkagabi, nililigpit ko rin talaga yan. Walisan ko muna, tapos pagka umaga, ilalagay ko na naman siya ulit. Kasi malay natin, baka may uhipan na naman napapasok. Pero wala naman na, summer lang naman siya papasok yung uhipan dito. Pero ngayon wala na. Diba? Pak-pak. Si Ayman din, alam niya rin mag-ayos dito, guys. Ay, sa sofa. Tsaka dito naman, nakawalis naman na din kasi ako. Ayan. Ay, nakawalis na ako. Gagawa na lang tayo ng hugasan ko to, tapos gagawa tayo ng ano nung tawag dito eh. Maglalagay din ako ng tubig sa mga botol ng mga bata para dalhin sa loob. So yan na. So, salamat naman, natatapos ko rin yung labahin ko. Ilang beses ako maghila ng tubig, basta marami ako. Basta talaga kasi ako, lalo na kapag ganitong sira yung motor, guys, talaga nagtatambay talaga ako ng tubig. Hindi ko hinahayaan na mawawalan yung tubig ng like yung CR namin. Pinupuno ko talaga yung balde. Hindi ko hinahayaan na walang tubig ba. So, yun, papakita ko lang sa inyo, guys. Ano siya? Parang tawag dito eh. Niyog na giniling. Ayan. Binigay lang to sa akin, guys. Kaya sobrang saya ko nung natikman ko to. Kasi nagtanong ako kung paano niya lutuin tong ano ba, yung ganito yung tinapay. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo yung pabilog na parang donut yung style niya. Nagtanong ako kay Didi. Yung Didi is yung asawa nung nagbigay sa amin ng chocolate ba? So, ayan. Nagtanong ako sa kanya kung paano niya lutuin. Ang hinalo niya daw ito is ganito. Hindi ko naman kasi alam niyo paano ito lutuin eh. Tapos, tinuro niya sa akin yung ganyan, ganito, ito yung ihalo mo. Tapos, syempre, nagtanong ako niyo, parang ano yung, ano sabi niya, basta kukunat yung ganito, giniling na kukunat. Sabi niya, ha? Sabi ko, ha? May giniling ba na kukunat? So, may binibenta ba dito? Sabi ko, kasi hindi ko kasi talaga ito nakita. Siguro, hindi naman siguro sa, ewan ko lang, basta hindi ko siya napansin sa mga market. Hindi naman kasi isang market lang naman yung pinupuntahan ko kasi sa, ano eh, parang 7-Eleven at saka yung isang market, dalawa. Kumbaga dalawa lang yung palagi kong pinupuntahan. Kaya hindi ko talaga ito nakikita. So, nung pinatikim niya sa akin, so sabi ko, hala, na tuloy ako guys, anong tawag dito eh. Parang ang inosente ba? O, tama ba ako sa ignorante? Ignorante ka ayo. Sa Bisaya pa. Inosente man ata sa Tagalog. Parang naano talaga ako. Nang tinikman, binigyan niya lang ako ng ganito. So, sabi ko, sabi niya sa akin, tikman mo. Sabi niya sa so, tinikman ko naman. Inamoy ko muna bago ko tinikman talaga. So, tinikman ko. So, sabi ko, hala. Ano, oo, totoo nga, ano nga. Niyog nga. Sabi ko yung ganun. So, sabi niya naman sa akin, natawa siya sa reaction ko. O sabi ko, bakit ganyan yung reaction? Sabi niya sa akin, bakit ganyan yung reaction mo? Hindi, kasi matagal ko na kasi itong hinahanap. So, sinabi ko naman sa kanya, nagtanong siya sa akin, bakit, anong gagawin mo ito? So, nagpaliwanag naman ako sa kanya kung bakit kailangan ko to or yung coconut milk ba. Kung bakit kailangan ko. Kasi, kami mga Pilipino, nagluluto kami ng gulay at ihaluan namin ng, ng sabaw ng niyog. Ay hindi, yung parang igiling mo ito tapos tinuro ko ba sa kanya. Basta ilagyan mo siya ng tubig tapos ganyan mo lang siya. Tapos yung tubig, itapon mo ito tapos yung tubig mo yung isasabaw sa gulay. So kami mga Pilipino, ganun kami magluto. Sabi ko sa kanya. And then sabi niya naman sa akin, okay, next time pag pupunta ako sa market, bibilihan kita. So sabi ko, hala, totoo, sabi ko naman. Sabi niya, oo, bibili lang kita. Bibili ako para sa'yo. Sabi niya sa akin.
So sabi ko, hindi, okay na to. Sabi ko naman sa kanya, okay na to kasi marami naman na to. Pero di ko lang sure, guys, ha, kung lalagyan natin to ng tubig, kung ang magiging sabaw niya ba is ano, maganon ba? Pero parang kulang naman din siya, pero try lang natin. Talagang masaya ako, guys, kasi nakakita ako ng ganito. Tapos, hindi namin naubos yung tinapay, oh. So, bukas na umaga na naman ito. Tapos sa ibaba, ano siya, malamig na kanin, bukas fried rice. And then, may mga saging pa rin naman kami. May apple pa. Ayan. Ito, tatago ko talaga to. So, gagawa na ako ng ano ni RJ. Ang dinadala ko talaga sa loob is ito, gatas ni RJ. And then, yung mainit na tubig. Pero hindi ko pa siya nalagyan na mainit na tubig. And then, ito, hugasan ko pa siya. And then, maglalagay tayo ng tubig sa mga bata. Ito na lang ata kasi ngayon malamig naman kasi hindi sila masyadong umiinom sila ng tubig pero hindi marami. Ayan. Hinaluan ko to parang kalahati malamig, kalahati din ano, warm. Ganun. Tapos ito, hindi ko na siya nilalagay sa baba kasi pinapakain ko na si Arjun nito. Nakakain si Ayman at si Arjun nito, hindi man nila nagustuhan yung lasa masyado. Kaya, si RJ na lamang. Diba? Konti na lang din yung natira ay. Ayan o. Kaya RJ ko na ito papakain. At saka nakahanda na rin ako ng tubig. Nakahanda talaga ako ng tubig yan guys. Ayan o. Para mas bukas pagising ko. Di magano na tayo. Magugas-ugas. Diba? Magugas. Mga lulutuin. Ganon. Kaya madilim dahil pinatay ko na doon yung ilaw sa kabila na yun ha. Inopen ko. So ganyan na yan siya. Ay, sa kitchen pa lang namin tatlong ang ilaw. Ayan, isa sa may table kung dati wala yan. Pinakabit ko yan. And then, dito, at saka doon din sa kabila na yon. Kaya, dito sa kitchen is tatlo yung ilaw. Kaya man napaka maliwanag. Pero yung ilaw naman kasi dito, yung kain nila, yung kuryente is kunti lang yung kain nila sa, ano, sa ilaw. So, kaya ngayon, masaya ako ngayong winter kasi hindi na namin magagamit yung electric pan, guys. Kasi medyo makakamura tayo. Kasi sa electric pan kasi, pinapaandar mo siya ng umaga. Ay, hindi, ng gabi. Tapos, pag matutulog kayo, and then, pag tuwing nasa loob kayo, talagang kailangan paandarin kasi pag nasa loob, mainit. So, ngayong winter, hindi na siya kailangan paandarin. So, medyo makakatipid tayo sa kuryente. Ayan. Nandito na lang guys, bukas po ulit. Maraming salamat. Good night everyone. Bye-bye. Bye-bye. Good night everyone. Good night everyone. Good night everyone. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po.